Formal nang kinuha ni Coach Chito Victolero ang twice to beat incentives nang padapain ang Converge. Inamin din po niya na meron talaga siyang goal ngayong conference kung saan pinaghaharian ng Barangay Ginebra. At si Calvin Abueva muling nanalasa sa unang pagsalang matapos mamahinga. Tukan po natin yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Matapos bakbakan na tuluyang umusan ng Converge na halos ayaw bumitiw sa bakbakan, formal nang inukupa ng Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victolero ang isang upuan ng twice to beat incentive sa quarterfinals ng kasalukuyang ginaganap na PBA Commissioner's Cup Conference. Ano ang masasabi ni Coach Chito matapos kamkamin ang 88-80 na panalo laban sa Converge? Ito po ang sinabi niya sa report ni Romel Fertes Jr. ng Inquirer. Yun ang sinabi ko bago pa bakbakan. Maglalaro ang Converge na parang do or die. At ang goal namin, kunin yung bentahe na yon. Malaking bagay ito para sa amin kasi ginantimpalaan na lahat ng pagsisikap namin mula sa preseason hanggang ngayon. Pero siyempre, hindi nagtatapos doon ang goal namin. Doon tayo sa dulo. Hindi raw po nagtatapos ang goal nila o ng koponan, di ba? Maganda yung mentality kasi makikita mo talaga sa mensaheng yon yung determination ni Coach Chito na magtuloy-tuloy hanggang dulo. At kapag sinabi nating hanggang dulo, diretso po yan hanggang sa mahubaran nila ng titulo ang dumidepensa ang Barangay Ginebra na ngayon ay nakasadsad sa standing. Sa ngayon po kasi meron po silang 5-3 na kartada. Pero again, malayo pa sila sa dulo. At may pagkakataon pang mabago ang sitwasyon. Although nakuha na nila at sigurado na sila na meron silang twice to beat incentives, nagbabago kasi ang laro kapag nasa quarterfinals at maging sa semis. So abangan natin ang mga kaganapan sa Magnolia kung maipupus ba talaga nila, di ba? Ngayon ay meron silang kartadang 9-1 at meron pang magandang insentibo ng twice to beat. Ano ang nasa isipan ngayon at goal ni Coach Chito Victolero? Ito po ang sinabi niya sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Gusto naming may marating ngayong conference at pagsusumikapan naming makuha ang goal na yan. Hindi pa ito ang katapusan eh. Simula pa lang ito at gusto naming maghanda ng gusto mentally at physically para sa playoffs. Alam niyo, malaking banta talaga sa lahat ng koponan at coaches sa mga binitiwang mensahe ni Coach Chito. Parang ang dating kasi nun is by hook or by crook, kukuhanin namin yung kampiyonato ngayong conference. Kung nabubokya kami sa mga nagdaang conference, ibahin nyo kami ngayon. Parang ganun lang ang dating sa akin eh. Iba yung determination nila sa kasalukuyan. Yung bawat bitaw niya ng mensahe, ramdam mo yung sincerity na gusto niyang may mangyari sa kanila ngayong conference. Which is maganda po yun kasi magiging mahigpit ang competition kapag may mga ganung gigil at determination factor ang bawat kupunan. So bakbakan nila ng Converge kung saan na itakas nila ang 88-80 na panalo, naging instrumento din si Calvin Davis Abueva na nagtala ng 6 puntos. Ano ang masasabi ni Coach Chito sa muling pagsalang ni Abueva sa court? Ito po ang sinabi niya sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Nakadagdag siya sa energy, rebounding at toughness. Gusto naming ilaro ni Calvin ang larong to para maramdaman niyang muli ang totoong laban. To be honest, kailangan talagang ma-feel ulit ni Calvin Abueva ang laro para mailabas niya muli yung kanyang laro, di ba? Yung dati niyang laro. Kasi aminin man natin or hindi, iba yung nabakante ka talaga ng matagal. Kailangan niyang ipagpag ang kalawang sa katawan bunga ng hindi paglalaro ng ilang buwan. Ang tagal, di ba? Kahit sinong magaling na player, kumukupas yan. Kapag hindi naglalaro ng ganong katagal, kahit meron pa yung training, iba pa rin po yung totoong laro dito sa court. So yun ang kailangan talaga ni Calvin Abueva. Muli siyang maipasok, muli niyang mapatunayan kung ano ang meron siya. Bukod sa 6 points na kinamada ni Calvin Abueva versus Converge, meron din siyang 7 rebounds, 2 steals at 1 block sa loob ng 12 minutes na paglalaro. Bukod dyan, ano pang nakita ni Coach Chito na naibabalik ni Calvin ngayon na dating nawala sa kanya matapos ang matagal na pamamahinga? Tuloy-tuloy na ba siya para tulungan ang kuponan? Ito po, si Coach Chito sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Kahit limitado ang minuto niya, kahit papano, nakukuha na niya yung timing. Yun kasi nawala sa kanya. Hindi siya nakapaglaro ng 1 months. Kaya kahit paano, maganda simula niya patungo sa playoff. So base kay Coach Chito, na ibabalik na po ni Abueva yung timing na nawala po sa kanya bunga ng hindi paglalaro ng 1 buwan. Medyo hindi magandang balita para sa ibang koponan kasi bukod sa timing na meron si Calvin Abueva, physical din po siyang bumanat sa laro. Kaya parang base sa nakikita natin na nagdagan ng bala si Coach Chito patungo sa hinahangad niyang goal ngayong conference. Patungo sa playoff, malaki inaasahan ni Coach kay Calvin. Yun ang tingin natin, ha? So magandang abangan talaga mga kaganapan sa PBA ngayong conference. Maganda rin makita kung kakayanin ba ng Gene Kings na idepensa ang titulo nila
kahit wala ngayon si Justin Brownlee sa kanilang paligid. So medyo mabigat, no? Tingnan po natin to, etong mga huling kaganapan na to na posibleng magkaroon ng karambola dito sa PBA. So guys, maraming salamat.